lang to, pero sobrang makakatulong. Kasi ito po mismo yung nakatulong sa akin kung paano kong ginawa yung negosyo. So yun nga sabi, housewife daw ako, full time, nag-aalaga ng mga anak sa bahay. Ayan po yung aking mga alaga. Mga dala-dala ang kusina hanggang dito sa opisina. So yan po, ang i-share ko sa inyo ay kung paano natin pwedeng gawin yung health wealth business sa online marketing. Gusto niyo po ba yun? Yes! Totoo? Yes! Okay, maganda po kasi pag sa online, kahit meron kang ibang ginagawa, lalo na po doon sa mga may trabaho, maging yan man ay employment or ibang pinagkakaabalahan natin sa buhay, kinoconsider pa rin natin yung trabaho at priority, di ba? Pero maganda na habang meron kang ibang priority, meron ka rin ibang pinagkakakitaan. So yun po yung aking isi-share. So yan po, ako si Van Calapano. Nakatapos po ako ng Bachelor of Arts in Community Organizing and Social Development sa St. Scholastica's College, Manila. Huwag niyo na pong kabisaduhin yung kurso ko, napakahabang sabihin. Yan po, ang dati kong trabaho, yung mga tipong kapag alas 10 na ng gabi, habang kayong lahat ay matutulog na, aalis na ako ng bahay. Nagtatrabaho na ako. Ang gagawin ko, yung mga may problema sa ibang bansa, sa kanilang mga subscription, sa cable TV, i-resolve namin sa opisina. Yun din pong mga subscriber, mga users ng Shell Oil, yung gasolina napakamahal ngayon, mga taga-London, taga-United Kingdom, isa rin po sila sa mga kinikater ko na napagtrabahunan. So in short, BPO employee for almost 15 years. Nandiyan din po yung nakikinig ako ng mga nangyayaring calls ng ibang agent. Tapos nire-rate namin yung kanilang calls kung tama ba yung ginawa nila. Meron bang kailangang i-improve? So yun, yung isa sa mga trabaho namin. Nag-operate din ako ng laundry shop nung pagkatapos kong para kasing hirap na ako mag-employment dahil nga may mga lumalaki ng bata. So nakaisip ako na mag-open ng laundry shop. Doon sa pag-open ko ng laundry shop, nagawa ko yan for 6 years. Pero sabi ko, parang walang pagbabago sa buhay. At ganun din, hindi ko rin naasikaso yung mga anak ko dahil doon nga din ako nakatutok. Maaga kang gigising, isusupervise mo yung mga tao. Pag walang tao, ako yung tauhan. Ako lahat ang gumagawa. So simula pagbukas ng shop hanggang sa pagsarado, ako yung gumagawa nun. So yun nga, full-time mother ako, homemaker. Nung isinarado na namin yung laundry shop, wala na po kaming naging extra source of income dahil si Mr. po yung nagtatrabaho. So siya yung naging breadwinner sa bahay. Pero napakahirap kasi mahirap yung single income ang isang pamilya. Tama po, yung sinong mga nakaranas ng ganyan dito? Ayan, si Madam Salikoran, si Sir Jomar. Napakahirap niyan. So noong October 2019, actually September, nangyari yung aksidente na hindi sinasadya sa sasakyan ni Sir Jeff. I'm sure halos lahat po yung nakakaalam nun na aksidente namin yung sasakyan ni Sir Jeff. Natamaan po ng halo ng semento mula sa kabilang building na pinagtatrabaho na ni Mister. So yun na po yung naging simula ng journey namin dito sa Health World. Yes. Ayan. So yan. So kanina binanggit ko, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung negosyo online. Yung products natin at saka yung business, ginagawa ko siya ay magpo-focus ako sa Facebook. Lahat po ba may Facebook? Yes! Lahat ba yung Facebook ninyo na gagamit ninyo bilang marketing tool, bilang business tool? Yes! Yes! Sa iba, yes. Sa iba po, medyo challenging kasi mas magaling doon sa face-to-face, katulad nila Tita Faye. Yun yung talagang forte nila sa pag-aalok ng product at ng business natin. Ako po hindi ko nagagawa kasi nga hindi ako nakakaalis ng bahay, wala rin akong pag-iiwan ng mga anak ko nung time na yon. So ayan, so focus tayo sa Facebook. Ano ba yung dapat na itsura ng Facebook natin? Wag na tayong lumayo. Lahat naman friends natin si Sir Jeff sa Facebook, 'di ba? So, tingnan nyo maigi yung itsura ng account niya. Napaka-professional. May maayos na picture, maayos ang pangalan, yung totoong pangalan na ka-reflect. At
yung intro at saka yung mga important details dito sa part na to. Medyo maliit eh, pero pag tinignan niyo sa actual na Facebook ni Sir Jeff, makikita ninyo na maayos. Kapag ganyan ang itsura ng Facebook account niyo, sa tingin niyo anong impression ang makukuha ninyo doon sa mga tao na tumitingin sa account niyo? Maganda ba? Yes. Positive. Yes. Mukhang katiwa-tiwala, 'di ba? Maski hindi mo kilala, matitiwala ka at sasabihin mong mukha namang okay to, hindi naman mukhang scammer. Kasi ganun sa ano, ganun sa online, yes, sinasabi ni Doktora Ethel, mukhang legit. Makikita mo talaga saan siya connected, sino siya, taga saan siya, lahat. At ang mga post niya, maayos din. I-compare natin sa isang Facebook account, syempre tinakpan ko yung pangalan, diba? Tsaka yung picture. Hindi ko rin po siya kilala personally. Pero pag tinignan mo, meron ka bang makikita na magiging interesting sa'yo? Paano kung ako yung Facebook seller, tapos ganito yung itsura ng account ko? Sa tingin niyo po ba may magtitiwala sa akin? Wala. Baka lipasan lang ako, pumunta sa ibang nag-o-offer ng product. So, i-improve niyo po yung mga Facebook account niyo sa mga ganito yung itsura. Lahat tayo dito upline. So, pwede natin nung i-share sa mga downlines natin. Lalong-lalo na yung mga busy sa bahay, pero gustong kumita. Ayan po. So, eto. Decent. Mukha bang decent? Alin ang mas mukhang decent ang post, diba? Alin ang mas mukhang professional? Kitang-kita natin. At eto, sobrang iwasan natin to. Hugot post. Napakarami niyan. Ang dami nakarelate. Okay. Yung hugot post na yan, titignan talaga yan ng tao. Kasi yung natural natin, yung marites attitude, ano ba itong pinagsasasabi nitong friends ko na to, di ba? Titignan mo talaga eh, bubusisiin mo yung account, ano na naman itong pinost nitong isang to. Pero, kahit na tinignan yung account mo, hindi yung negosyo mo ang nakita. Anong nakita? Yung isang bagay na pwedeng ikwento tungkol sa'yo na may dagdag bawas. Maganda po ba? Siyempre, hindi. Kailangan yung mukhang professional yung Facebook account natin. Ayan. So, ayan. Mga do's and don'ts. Marami pa actually. Yung iba, maraming sobrang basic. Basta, ang lagi nyo tatandaan, kailangan yung post nyo maganda ang dating. Marami tayong mga friends na may hugot post. Huwag nyo nang tingnan. Kasi ang nangyayari niyan, halimbawa, si Ate Ai, may hugot post siya. Pag tinignan ko yan, pag pinindot ko yon, yung susunod na hugot post niya, makikita nyo ulit. So, iwalipasan nyo na lang. Ang tingnan nyo, yung mga post na positive. Okay, next po tayo. Paano mag-post? Yan yung tanong ng iba. Yan yung tanong ng karamihan. Paano ka magpo-post sa Facebook? Ano-ano ba yung mga behavior na gusto na pwede mong gawin? Kasi eto, your posting style and posting attitude affects your viewers. So imagine ninyo kung ang ipinupost mo pang marites. Diba? Pero kung pang business yan, positive din ang makukuha mo. These effects reflects on your numbers, results. Siyempre, ano po bang tinitingnan para masabing kumikita ka? Yung bilang ng pay-in, yung magkano yung cheque mo pagdating ng Friday. So kung kayo, magpo-post kayo daily, araw-araw magpo-post sa Facebook ng may kinalaman sa negosyo. Kayo na pong bahala. Anong klase ang gusto nyong i-post? Gusto mo bang ibenta yung product o gusto mong ibenta yung negosyo? Kasi kung ano yung ginagawa mo consistently, yun ang maa-attract mo. Eto, consistent. So, hindi yung nag-post ka ng Monday, umattend ka ng birthday party ng Tuesday na busy ka, umattend ka pa ng kasal, wala ka nang na-post kasi busy ka. Hindi po. Mag-post ka pa rin. Kasi hindi naman alam ng mga tumitingin sa Facebook mo na nandoon ka pala sa mga kasiyahan na yun, hahanapin nila yung post mo. Siyempre, magpo-post ka tungkol doon sa event. Isama mo pa rin yung pagpo-post mo tungkol sa business. Ano pwedeng i-post? Photos, videos. Wala akong video eh, hindi naman ako marunong kumuha. Mag-video ka ng sarili mo na ginagawa yung negosyo. Mag-video ka ng sarili mo na umiinom ka ng product. Makikita yun ng mga followers mo.
maku-curious sila kung ano yun. So, andyan na may mag-i-inquire na, ano ba yan, Mare? O, diba? Siyempre po ko doon, dagdagan mo rin ng motivational at inspiring post. Kasi, meron kasing ako personally, napansin ko, yung mga likers ko ng tungkol sa Green Barley, consistent yan. Pag nilike ni Arnie yung post ko ng Monday, pag nagpost ako ulit ng Tuesday, maglalike ulit siya. Pero, pag naglalike ka ng ibang post, pero positive naman, katulad ng motivational post and inspiring, eto yung mga example ng pinopost ni Sir Jeff. Diba, napaka-attractive, mapapaisip ka talaga, ano kaya ginagawa nitong taong to? Parang napakaganda ng trabaho niya. Ang likers mo dyan, ibang tao. Ang magla-like ng mga motivational posts and inspiring posts mo, yung mga ayaw pumansin dun sa negosyo mo. Pag nilike nila yon, wala silang, yung kasing algorithm ng Facebook, pag nilike, halimbawa nag-post ako ng tungkol sa Bible, ina-like nila yung, magla-like niyan yung mga posts ko ngayon, yung mga mahihilig sa mga Bible verse. Wala silang control na yung susunod ko na post tungkol sa Barley, makikita rin nila sa timeline nila. Kasi nga meron akong post na nilike nila. So ibig sabihin, hindi lang yung mga interesado sa Barley ang makukuha mo, kundi pati yung interesado sa ibang bagay, makikita nila sa timeline mo yung tungkol sa business mo. So ibig sabihin, nakaka-attract ka ng ibang prospect. Okay po ba yon? Makakatulong? Yes! Nakakatulong talaga yon. Where to post? Kasi kanina, alam na natin anong ipopost natin, di ba? Ngayon naman saan? Kasi ang alam mo lang doon sa Facebook mo, baka mag-chat lang or tumingin sa post ng iba. Kapag alam mo kung saan ka magpo-post, alam mo kung saan mo dapat ilagay yung negosyo mo. Ano sabi dito? It is important to be seen and noticed in these places on Facebook to gain followers. So, kailangan mo talaga mag-post. Hindi sapat na may Facebook account ka lang. Hindi sapat na ikaw yung taga-like at ikaw yung taga-nood sa mga pinopost ng iba. Kailangan, meron ka rin activity doon sa Facebook mo. Consistency will help you convert your followers into clients, users, and business partners. Subok na subok po yan. Simula na nag-start ako ng Health Wealth at mag-start ako mag-post year 2021, merong mga tao na titingin-tingin lang. Pero after more than one year, alam nyo, dealer na. Hindi ko po inalok directly. Hindi ko sila inaalok kasi nga, minsan ramdam mo ayaw naman makipag-usap eh. Pero pag alam nila na consistent lang nagpo-post ko doon sa product, pag nangailangan sila, ikaw yung unang-una nilang makikilala. Yes. Ikaw yung unang-una nilang maaalala, huwag lang talaga yung mga marites post mo. Okay? Ayan, so saan ka magpo-post? Literal, timeline. Ito yung pag nagtingin ka dun sa timeline mo, may nakalagay dyan. Ano yun? Create post ba? Write something. Write something. Yan yun. So mag-post ka ron. Pwede ka ron maglagay ng video, pwede ka ron maglagay ng pictures, pwede kang mag-tag ng mga kaibigan mo. Pero yung tagging kasi, huwag niyong masyadong gagawing sagad-sagad, araw-araw na lang, libang beses mo tinatag yung isang tao, baka hindi lang po basta magsasabing nakakasawa ka na, baka i-unfriend ka lang, hindi mo alam. Kasi iripan ka pala. Groups. Facebook groups. Ito po, lilinawin ko. May difference ang groups at pages. Yung groups, ito yung nakikita mo na mag-join ka or mag-i-invite ka ng kaibigan mo para mag-join sa isang Facebook group. And pwede kayong gumawa ng sarili niyong Facebook group. Ang page, ito yung kung ano yung meron yung opisina natin. Yung HWPH. Yung laging pinoposta ng mga updates. Yan yung page. Ang groups po, kapag kayo ay nagpo-post dito, for example, meron akong Facebook group. Members ko si Tita Fe. At saka si Ate Flor. Every time na magpo-post ako rito, may notification sa kanila.
Yun yung maganda sa group. May notice, di ba? Ay, may nag-post. Ikaw naman, curious na curious ka sa title. Gagalingan niyo po yung mga title ng inyong post, ha? Yung talagang decent, pero nakakakiliti ng curiosity para titingnan ng mga kasama mo sa group na yon. So, pag tinignan nila yung post mo, for example, nakita ko sa timeline ko, hindi ko naman pinansin. Pag nag-post ulit si Tita Fe, baka hindi ko na makita yung notification. Pero kapag yung post ko, tinignan ni Tita Fe dun sa group, yung susunod kong post, manonotify siya ulit. May kulit factor ang Facebook. Kapag kung ano yung post na tinitingnan mo palagi, yun ang ipapakita niya sa'yo. So, yung mga nagpo-post ng barley, ituloy-tuloy nyo lang yan. Kasi darating yung time, yung mga kakilala mo na may, na alam nila na may barley ka pag nangailangan ka, alam nilang consistent ka pa rin na nagpa-barley. Hindi sila maghahanap ng ibang tao. Hindi sila hahanap ng ibang kung sino pa man. Kasi nandiyan ka naman, alam nilang nagpa-barley ka pa rin. Marketplace. Aware ba kayo na may marketplace ang Facebook? Yes. Nagagamit nyo ba? Merong nagsabing hindi, merong nagsabi ng oo. Hindi ko mai-discuss dito kung paano niyo talaga dapat postahin yung marketplace. Marami pong tutorial sa YouTube, sa mga how-tos, sa Google, mag-search lang kayo. Pero kapag kayo ay nag-post sa marketplace, alam niyo po ba, napakaganda ng response kasi yung mga talagang naghahanap ng product na walang pakilala, diyan ang unang punta. Ngayon, kung ikaw yung tao na araw-araw meron kang pinopost sa marketplace mo, pag nag-search ako tungkol doon sa kung ano man yung pinopost mo na yon, ikaw yung unang lalabas sa timeline ko. Lalo na po, eto po, for example, mag-friends kami ni Tita Fe. Nagpo-post ako ng barley, pero si Tita Fe hindi siya dealer. Once na merong kakilala si Tita Fe na nangailangan ng product, alam niyo po ba kung sino yung unang-unang marerecommend? Ako. Kasi malapit yung connection. Kaibigan ng kaibigan ko sa Facebook. Yun siya. So, yung mga kaibigan ninyo na hindi nag-health well, pero interesado sa health well, madali nilang makikita yung post mo. Kasi close connection. Kumbaga, parang second cousin sa connection mo sa Facebook, mga ganon. Second level of friendship, third level of friendship sa Facebook, mabilis na makikita yung mga post nyo. Kahit hindi nyo kilala yung mga taong yan. Tandaan nyo po yan. Maganda, makakatulong yan doon sa mga gusto talagang i-practice ang online selling sa Facebook. Okay, so syempre nagpo-post ka, di ba? Post ka lang ng post. Ano naman, saan mo naman makukuha yung mga resulta? Pag kayo po ay consistent na nagpo-post ng mga business ninyo at mga products ninyo sa Facebook, lagi niyong babantayan yung inyong chat message, yung messenger. Tapos, hindi lang, alamin ninyo dun sa messenger yung message request. Kasi po, dahil nagpo-post ka in public sa mga Facebook group, may mga taong hindi po friends na nagme-message sa'yo. Hindi mo kasi agad makikita yon. Hindi mo agad makikita yun unless pupunta ka sa message request. So, tingin kayo sa YouTube, paano nyo titingnan yung message request ninyo? Para po yung mga hindi nyo kilala na nag-inquire, masasalo nyo yung message nila. Saan pa? Kasi yung iba ayaw mag-direct ng message. Ang gagawin nila, magko-comment dun sa post mo. Ito yung sample, oh. Di ba kapag meron kayong mga kaibigan na may birthday, di ba ang dami-daming happy birthday, happy birthday, happy birthday, doon, babantayan nyo yung mga comments ng post ninyo. Lalong-lalo na kapag may nag-post ng HM, how much, pag may nag-like, yung nag-like na yon, tingnan nyo po agad yung account. Yung nag-heart, tingnan nyo agad yung account, dalawin nyo agad. Pwede kasi yung interesado siya, hindi lang siya nag-i-inquire. Pero once na tinignan mo yung account ng tao na yon, kapag nag-post ka ulit, makikita niya. Makikita niya yung mga post mo. So, mare-remind na naman siya na ay, oo nga pala siya yung nag-health world green party. So, yan po yung dalawang bagay na dapat inyong bantayan kapag kayo ay nagpo-post. Literal po na kailangan nyo talagang sagutin agad. Kasi, ang isang tao kapag nag-inquire, hindi lang po sa inyo yan nag-i-inquire.
Okay, so ito yung sinasabi ko. Kailangan meron kang sense of urgency. Bakit daw? Alam mo ba na yung tao na nag-i-inquire sa'yo tungkol sa product natin, hindi lang talaga ikaw yung ini-inquiran yan. Subok na subok ko po yan kasi kung minsan, meron mag-i-inquire sa akin, nasagot ko na, nakausap ko na siya. Pag nag-post ako tungkol sa binili niya, may mag-PM sa akin na co-dealer natin. Uy, ma'am, alam mo ba, nag-i-inquire din sa akin yan. Kaso, hindi ko po agad nasagot eh. Ano naging advantage ko? Nasagot ko kasi agad yung kanyang inquiry. So, alam nung tao na naghahanap ng Healthwell Green Barley na itong tao to, seryoso to. Priority nito ang mga inquiries. So, yun ang kailangan ninyong gawin. Kung talagang seryoso kayo sa pag-online marketing, huwag lang mag-post. Bantayan ang mga inquiries. Kasi hindi lang ikaw ang nagpo-post. Okay. How to gain your buyer's trust? Ito kasi mahirap. Sabi nga kayo nila, Doc Ethel, kailangan magmukhang legit ka. Dapat sa looks pa lang ng Facebook profile mo, mukha na yung patiwa-tiwala. Siyempre, pag kinausap ka rin ng taong nag-i-inquire sa'yo, dapat meron ka pang ipapakita ang another proof. Kasi kahit i-post mo lahat ng legitimacy ng Healthwell, kung hindi mo naman binanggit sa usapan ninyo, malilimutan nyo ng kausap mo. Doing business online can be easy if you know how to win your clients, prospect, and trust. Kasi marami naman po, tulad niya, si Ma'am Jonah, binanggit niya kanina, hindi mo kami talaga magkakilala eh. Eto, gusto kong i-recognize yung Rhea sisters, sila mong Virgie, nandito sila. Yung tatlong Maria na yan, hindi ko po sila kilala personally. Pero, client po sila, dealer din po sila, may sarili silang grupo. Kasi na-address ko yung mga inquiries nila nung first time na nag-inquire sa akin si Ate Virgie. Alas 5 yan ang umaga, alam ko eh. Pag dilat ng mata ko ay may inquiry, usap kami. Alam niyo po kung ano sinabi sa akin ni Ate Virgie after mga ilang oras? Ma'am, alam mo, may isa pa akong in-inquire, eh, kaso kausap na kita eh. Kasi pag dilat ng mata ko, tingin ako sa comments, sa mga notification ng Facebook ko. Nakuha ko yung isang kliyente. Ganun po siya ka-effective. May mga effective na paraan kung paano mo makukuha yung client's heart mo, yung trust. Eto siya. Siyempre, habang nag-uusap, lahat kayo dapat may picture ng ID ninyo. Kasi ipa-flash nyo yan doon sa kausap ninyo. Kung meron kayong picture sa opisina, maganda nga, may nakasulat na Healthwell Green Barley na malaki. Para alam na alam talaga nila, yung Healthwell International Office, pa-picture kayo doon. Tapos, eto, certificate of dealership ito eh. Nire-request natin yan sa CS, di ba? Mag-save din kayo ng picture nyo na ganito, yung document nyo na ganito. Tapos, ano yung magandang tagline? Ito yung subok na subok ko. Kasi, yung ibang tao kasi, basta titingin lang, ay, nag-send siya ng ID, nag-send siya ng picture, nag-send siya ng document na ganito. Sasabihan ko yan, ma'am, tingnan mo po yung address sa ID ko, tsaka po yung address sa letterhead nung document na galing sa opisina, pareho po yan. Sabay sisendan ko ng resibo, ng official receipt ng opisina, na may address din ng opisina at may pangalan ko. Yung pangalan ko, sasabihin ko, i-match nyo po dun sa ID. E saan ka naman kukuha ng sari-saring dokumento na iisa yung mga detalye, di ba? Kung hindi ka legit. So yan, lagi kayong mag-save ng ganyan kung kayo ay mag-online marketing kasi effective yan. Agad-agad, kuha mo yung tiwala ng tao na naghahanap ng legit na dealer. Do not forget to always have your winning attitude with you all the time. Bakit ko sinasabi yan? Yung kasing kausap natin sa chat, hindi naman tayo niyan naririnig. Hindi mo, kasi diba, pag kausap mo yung tao, alam mo kung masaya, kung galit, kung willing makipag-usap, kung naiinis, diba? Hindi kasi nila naririnig yon. Pero, kapag maganda yung attitude mo habang nakikipag-usap ka online, kasi mo mga emoji, heart, yung sign na nakaganon, sobrang effective yan. Yung nakabaw na tao, pwede yung ilagay yan. Kasi dagdag, ano yun eh, dagdag feelings doon sa sinasabi mo. So, effective yon. Pag ganun ang tingin sa'yo ng kausap mo, nararamdaman nila na priority ang
ako nitong seller na to. So, mas magtitiwala yan sa'yo. Yun. Question ba? Okay lang kayo. Maisi lang to. Ito pala, hindi ko pala na nasabi. Pero naipaliwanag ko naman yan. There are effective ways on how you can win your client's heart. Learning these bring reward to your online business. Sobrang rewarding. Sobrang rewarding po yan. Panis yung, hindi naman po sa, yung kasing pag-offline, ang pagod yata niyan, yung Jonah, di ba? Ang pagod niyan, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng pamasahe, pamawisan ka sa labas kasi ang init, ang pagod po. Pagkain. Yan, nagre-react. Pero dito po sa online marketing, kapag na-master niyo po to, medyo relax yung buhay. Although, ang isa sa downside po, yung personal relationship mo dun sa kliyente mo na nasa malayong lugar, challenging. Challenging siya. Pero kapag naman knowing mo yon, tingnan niyo na lang po si Ma'am Jonah, hindi po kami magkakilala personally. Meron akong mga dealers na taga na nasa China, nasa Australia, nasa US, nakapagpadala po kami doon. Meron din hanggang sa dulo ng Pilipinas, nasa Davao de Oro, layo ba yung TI? Meron po akong mga kliyente ron na hindi ko rin sila kilala. Pero tuloy-tuloy yung transaction namin. Months na, malapit na mag-isang taon. Tuloy-tuloy lang. So dahil po sobrang rewarding, yung nagawa ko yung negosyo online lang, talagang alam na alam niya naman, hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Eto po yung na-achieve namin. Noong May 28, diba? Naaalala ninyo, naging awarded ko ng minister. Ayan, Millionaire Circle Award. At saka yung second place dun sa sponsorship. Dun sa maraming dealers na napapay-in ng 01. So, ayan po yung naging resulta. Bukod po dyan, eto si Mr. Sobrang blessed din po kami na award po siya ng 6th place sponsorship category noong anniversary ng ating opisina. Di po talaga namin yung in-expect. Gulat na gulat kami. Di niya malaman kung paano siya ngingiti eh, oh. Ang tagal doon ang picture taking yan. At eto po yung sobrang rewarding kasi yung buong pamilya na-blessed na makapaglabas po kami ng isang sasakyan. Sobrang thankful. Hindi po namin talaga in-expect na mangyayari sa amin yan. Yung kwento behind that, parang preparation of 3 to 4 months, yung down payment, sa tulong na rin po ni Sir Jeff. Sobrang napakabilis po. Eto, hindi ko po ito nagawa ng ganyan kabilis nung nagtrabaho ako bilang empleyado at nagnegosyo ako bilang laundry shop operator. Pero dito sa HealthWell, nangyari po nang hindi namin akalain. Sana na-inspire po kayo, hindi po sa pagyayabang, pero sobrang nakatulong. Yun talaga, thanks be to God. To God be all the glory, lahat po ng blessings na nakukuha namin dito. Talagang sinisika po namin na maibalik yung blessing sa maraming tao. Lagi kong prayer sa gabi, sana magtuloy-tuloy kami na maging blessing sa maraming tao sa pamamagitan ng ating produkto at product. So yun lang po, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, thank you so much.